Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah magbibigay tayo ng lecture ngayon sa mga kapatiran natin tungkol sa Sha'ban, isang hadith. Kahit isang hadith lang ay malaking bagay na ito. Insyaallah. So alhamdulillah, dito tayo ngayon sa bahay ng isang brother na naghihintay tayo ng flight natin. Tayo. Yung hadith na babanggitin natin, inshallah, ay al-hadith mula kang Imam An-Nasa'i. Okay? Akhraj al-Imam An-Nasa'i fi sunanihi an Usamah ibn Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. Qala dhalika yaghfalun nasu anhu bayna ar-Rajab wa Ramadhan. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Ano ibig sabihin ng hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ang hadith na ito ay nuulat ni Imam Nasa'i sa kanyang kitab na Sunan. Kanyang sinabi mula kay Usama ibn Zaid radiyallahu an. Kanyang sinabi, Kultu ya Rasulullah, sinabi ko, o propeta ng Allah, hindi kita nakita na nag-aayuno sa mga buwan katulad ng iyong pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban. Nagtanong siya, bakit na ganun na lang yung pag-aayuno ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan natin ngayon, yung buwan ng Sha'ban? So ano ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith na ito? Kanyang sinabi, "Dhalika yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Dahil ang buwan na ito ay nagiging pabaya yung mga tao. Nakakalimutan ito ng mga tao anong kabutihan sa buwan ng Sha'ban. Ito yung buwan sa pagitan ng Rajab at ang Ramadan. Inshallah, wala nang isang buwan, malapit na yung buwan ng Ramadan. Allahumma balligh na Ramadan. Ya Allah, abutin mo yung buhay natin sa buwan ng Ramadan. Okay? At kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa shahrun turfahu fihi al-a'mal." Ibig sabihin, ito yung buwan na itinataas, no? Tinatanggap ang mga gawain natin doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itinataas yung mga gawain natin doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila Rabbil Alamin, doon sa Panginoon ng lahat ng nilikha. At kanyang sinabi, فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعْ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمْ. At kaibig-ibig sa akin na itaas ang aking mga gawain na ako ay nag-aayuno. Subhanallah. No? Dahil ang pag-aayuno, ito yung ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya mismo sa kanyang sarili, sinabi niya, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجِزِي بِهِ. Ito ay akin at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. Ha? Malalaman natin, ibig sabihin, yung ibang mga gawain, no, ay kagaya ng mga pagdarasal, zaka, pinaubayan niya sa mga malaika yung pagsulat dito sa mga gawain na ito. Pero, sa pag-aayuno, sabi niya, ito ay akin, siya mismo, no? Dahil sa laki ng gantimpala ng pag-aayuno. Kaya naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto niya na maitaas, matanggap ang kanyang gawain na siya ay nag-aayuno. Allahu Akbar. Ibilang nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nag-aayuno, no? So ang pagpapaalala na ito ay paalala una-una sa aking sarili at pagkatapos sa inyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sino man ang magturo ng kabutihan tulad nito, yung mga sunna sa pag-aayuno sa Sha'ban, kung merong gagawa ng pagsambang ito na dahil ikaw yung nagturo sa kanila, ang reward nila ay makukuha rin ng taong nagturo sa kanila sa kabutihang yawan. Tayo, ano ang aral sa hadith na yun? No? Binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Sha'ban
Ito yung buwan na nakakalimutan ng mga tao, nagiging pabaya yung mga tao sa pagitan ng Rajab at saka Ramadan. No, kung malalaman natin, abala na yung tao sa pagre-ready sa buwan ng Ramadan. Ang iba, nag-shopping na para magkaroon ng pagkain sa Ramadan. Pero nakakalimutan nila na sa Sha'ban pala, mayroong pagsamba. No? So, sinabi ni Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, isa sa mga ulama ng Hanabila, kawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa dahilan na nakalimutan ito ng mga tao dahil napagitnaan siya ng dalawang buwan. Alam natin ang Rajab mula sa mga Ashhurul Hurum, no? Isa sa mga dakilang buwan, apat na buwan, no? So isa yung Rajab dun na napagitnaan siya at pagkatapos ay ang Ramadan na, ha? Rajab, Sha'ban, Ramadan. So abala yung mga tao para sa Ramadan. Okay. So yun yung dahilan, dahil napagitnaan siya ng dalawang buwan na dakila. At ang aral sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa binanggit ni Ibn Rajab rahimahullah, na minsan yaong mga kilala na mga buwan, tao, lugar ay merong mas mainam pa sa kanila na hindi alam ng mga tao o hindi o lingid sa kaalaman ng mga tao, na dahil sa hindi nila alam ang bagay na yaon, hindi nila nakukuha yung kabutihan. Kaya ngayon pinapaalala natin ang buwan ng Sha'ban, buwan ng pag-aayuno, kagaya ng ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun yung realidad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na yung mga tao, kung sino yung sikat, no, ay yun lamang yung tinatangkilik nila. Kagaya ng mga nagle-lecture din sa Facebook o sa mga lugar, kapag hindi sikat yung alim na yun o yung nakapagtapos sa mga universidad, hindi sila nakikinig dito. Pero kung marinig nila na pupunta si Fulan o si Fulan na sikat, ha, marami tong fans, marami tong followers, agad-agad silang nakikinig. So napapabayaan nila yung alim na yon, na sana marami silang makukuha na kaalaman doon sa ustad na yon dahil sa pagtangkilik nila sa mga sikat lamang. So yun, isang aral sa atin na hindi lahat ng sikat nandun yung kabutihan. Tulad ng Sha'ban, hindi man ito kilala sa mga tao na buwan ng pag-aayuno, nararapat na ngayon malaman natin na ang Sha'ban buwan ng pag-aayuno, na nag-ayun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan na ito na hindi nakita ni Usama bin Zaid na ganoon na lang yung pagpapahalaga niya sa buwan ng Sha'ban. Tayo. Ano pa yung aral sa hadith na ito? Isa rin tong dalil o katibayan na mustahab, ibig sabihin kaibig-ibig o may reward na itayo ng tao o isang mananampalataya ang mga pagsamba sa panahon na naging abala na yung mga tao. Ibig sabihin, nakalimot na sila sa pagtayo ng pagsamba. So, may reward. Kung ikaw ngayon, halimbawa, binuhay mo ang sunna ng pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban, na kung saan ito yung mga buwan na abala yung mga tao. So, kung binuhay mo yun, ginawa mo, itinayo mo ang pagsamba, meron kang reward na hindi makukuha ng iba, katulad ng mga ginawa ng salafus salih o salaful umma. At mayroon ding kabutihan na nakatago sa panahon na kapag ang mga tao ay nakakalimot sa pagtayo ng mga pagsamba. No? Ano yung mga kabutihan ngayon? Una-unang kabutihan na sa panahon na nakalimot ng mga tao sa pagtayo ng pagsamba, tulad ng mga nawafil, ang iyong pagsamba nagiging sikreto. Allahu Akbar. Sikreto. Na ito yung pinakamainam. Kapag ang pagsamba ay sunna, mas mainam na itago mo ang iyong pagsamba. Tulad ng pag-aayuno, huwag mong gayahin yung mga tao na kapag nag-aayuno sila kahit sunna, nagpo-post agad sa Facebook. Sabi nila, dan sahur, dan iftar, di ba? Huwag ganun. Dahil ang mga sunna, ito ay sikreto mo sa pagitan mo at ng iyong Panginoon. Kaya
mas malaki yung reward na ikaw lang yung nakakaalam. Kung malalaman ninyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga salaful umma, yung mga nauna sa atin na mga righteous men, yung ginagawa nila kapag sila ay nag-aayuno ng mga sunna, meron sa kanila na umabot ang kanilang pag-aayuno ng 40 years, o 40 taon, na walang ni isang nakakaalam na yung taong yaon nag-aayuno ng sunna. Anong ginagawa nila? Sila ay lalabas sa kanilang bahay, papunta sa palengke, may dala-dalang dalawang tinapay. At aakalain ng mga tao na yung kanyang pamilya na yung tinapay na yaon na kinain niya doon sa palengke. At aakalain naman ng tao na nasa palengke ang tinapay na yaon ay kinain niya sa loob ng kanyang bahay. Subalit, ang ginawa niya, habang siya ay nag-aayuno, siya ay sikretong nagsadaka ng dalawang tinapay na yaon. Ay akala ng mga tao, yung tinapay na yaon, baon niya. Which is, pinamigay niya ito ng walang nakakaalam. Subhanallah. Ganyan yung mga salaful umma. At yun din yung mas mainam sa ating mga kapatid. Pag ang ibada ay sunna, itago mo ito. Ito ay baon mo sa kabilang buhay na kung saan ikaw at ang iyong Panginoon na lamang, no? Ikaw ay lilitisin, meron kang mga gawaing pagsamba na ikaw at ang Allah lamang ang nakakaalam na ito ay magiging kabutihan mo sa Allah at malayo sa riya. At isa pa sa mga ginagawa ng salaful umma, yung kapag sila ay nag-aayuno, hindi nila pinapakita na nanghihina sila. Ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng kung sa atin ngayon, pamada para gumanda yung buhok nila at hindi makita ng mga tao ang epekto ng pag-aayuno. Nagsusuot sila ng magandang damit para hindi mahalata. Unlike ngayon, no, hindi makapag-fast, nagfa-fasting, kahit hindi magtanong yung mga tao, sabi niya, fasting kasi ako kaya mahina ako. So hindi ganoon, no? Bilang pagsunod sa yapak ng mga salaful umma, yung mga righteous men na nauna sa atin, itago natin ang gawain natin. Ito yung pinakamainam na itago natin ang mga sunna na gawain. Right? At isa rin sa kabutihan ng hadith na ito na kapag ang isang gawain ay mabigat sa kalooban o mabigat na gawain, ibig sabihin, bago natin gawin yung isang ibada, pinaglalabanan ng ating sarili kung gagawin ba natin ito o hindi. No? Ito ay mainam o mas may reward doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, dahil likas sa atin, mga tao, no, kapag nakikita natin yung mga tao na yung mga kasama natin, tulad ng sa buwan ng Shaaban, hindi sila nag-aayuno, tayo rin, sunod-sunuran din sa kanila, hindi tayo nag-aayuno. Pero kung makikita natin yung mga tao sa Ramadan, nag-aayuno, tayo rin, mas malakas din yung iman natin. Pero sa buwan ng Shaaban, dahil mahina ang ating pananampalataya, dahil hindi masyado aktibo yung mga tao dito, naapektuhan tayo. Kaya kung bubuhayin natin ang pag-aayuno dito, mas malaki yung reward natin, no? Kung titingnan natin ang reward ng Fajr, pagsasala ng Fajr sa mga kalalakihan noon, ng mga nanonood, nakikinig, ang reward ng Fajr sa jamaa ay gaya ka ng naitayo mo yung pagdarasal ng buong gabi. Allahu Akbar. Dahil ang Fajr, ito yung oras na gusto mong matulog. No? Gusto mong matulog. Tapos paglalabas ka pa, malamig, hindi ka makapunta ng masjid. Pero kung nalabanan mo yung sarili mo doon, kagaya ngayon na hindi masyado uso yung pag-aayuno, mas malaki yung reward mo. Kagaya na nabanggit natin na halimbawa, kapag ang isang ibada ay mabigat sa ating sarili, subalit isinabuhay natin, ay makakuha tayo ng mas malaking gantimpala doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sa mga nanonood, no, nagsalam, alaykum assalam. Tayo. So, sa hadith na ito, malalaman din natin ang isang kaalaman na yung mga gawain natin ay inaangat pala sa Allah subhanahu wa ta'ala.
So mayroong tatlong antas yung pag-aangat ng gawain natin. Merong sa araw-araw, ito yung sa oras ng Fajar at saka Asar. So yung malaika, nagpapalit-palitan sila. At pagdating nila dun sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanong sila, kahit alam yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kayfa taraktum ibadi, paano ninyo iniwan ang aking mga ibad, ibig sabihin mga sumasamba sa akin. Sasabihin ng mga malaika na iniwan namin sila na nagdarasal ng Salatul Fajr at bumalik kami sa kanila na nagdarasal din sila ng Salatul Asr. So ganun mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa araw-araw, kinakailangan na paramihin natin yung gawain natin dahil itinataas ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo sa mga kalalakihan na pagdating ng Salatul Jama'a, huwag tayong maging pabaya. Pumunta tayo sa masjid kung hindi naman tayo manlalakbay. Okay. Pangalawang antas, sa isa loob ng isang linggo, tinataas ang gawain ng mga anak ni Adan, tayong mga tao, sa araw ng Huwebes, Yom al-Khamis. So nabanggit sa hadith na itinataas ang gawain ng mga anak ni Adan, tayong mga tao, sa araw ng Khamis. Okay? Sa Huwebes. Na kung saan, nabanggit din sa hadith na yun, wala yukbalu amalu qatir rahim. Subhanallah, delikado. Na sa hadith na yun, kapag itinaas yung gawain sa Yom al-Khamis, hindi tinatanggap ang gawain ng taong pinuputol niya ang kanyang ugnayan sa kanyang kamag-anakan. Ha? Yung mahilig magsabi ng pinuputol ko na ang relasyon nating kamag-anakan o hindi na kita anak o pinuputol ko na ang relasyon sa iyo bilang ama. So, take care. Yung mga relatives natin na mahilig magputol ng kamag-anakan, ang parusa sa kanila ay hindi tinatanggap ang kanilang gawain hanggang sa hindi sila maging magbati ulit kapag ang kanilang dahilan ng pagputol ng kamag-anakan ay makamundong bagay lamang. Kaya iwasan natin yun na maging dahilan ng pagkaputol ng kamag-anakan natin yung makamundong bagay lamang, bawa pera o anumang makamundong bagay. Patawarin natin ang ating mga kamag-anakan dahil malaki yung kasalanan ng pagputol ng relasyon sa ating mga relatives. Okay. Pangatlo, sa loob ng isang taon, at ito na nga yung binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang buwan ng Sha'ban, ito yung buwan na itinataas ang gawain. At nais ko na itaas ang aking gawain na ako ay nag-aayuno. So ito yung buwan ng Sha'ban. So sa buwan na ito, magparami tayo ng pagsamba tulad ng pag-aayuno, pagbabasa ng Quran. Ha, nabanggit nga sa mga sitwasyon ng mga salaf, yung mga nauna sa atin na mga buting tao, na sinasabi nila na ang buwan ng Sha'ban, Shahrul Qura, ibig sabihin, ito yung buwan ng mga nagbabasa ng Quran. Ibig sabihin, binabasa nila lagi yung Quran dahil alam nila na ang buwan na ito ay buwan na itinataas ang kanilang mga gawain. Tinatanggap ang kanilang mga gawain. Okay. So bilang panghuli, babanggitin natin ang kabutihan ng Sha'ban. Ang Sha'ban, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gaya ng nabanggit natin, ito yung buwan na itinataas ang ating mga gawain. Kaya sikapin natin, sulitin natin ang buwan na ito na gumawa tayo ng mga pagsamba na magiging ikakabuti natin, magbibinipisyo tayo sa kabilang buhay. Pangalawa na kabutihan ng Sha'ban, ito ay paghahanda sa ating sarili sa darating na buwan, ang buwan ng Ramadan, Allahumma balligh na Ramadan, na yung buwan ng Ramadan, inshallah, malapit na. Kaya bilang paghahanda sa pag-aayuno, mag-ayuno ka sa buwan ng Sha'ban. Tatlo, ito yung buwan ng Sha'ban, bilang pagdadakila sa buwan ng Sha'ban, ay nag-aayuno bilang pagdadakila sa buwan ng Ramadan, nag-aayuno tayo sa buwan ng Sha'ban. Katulad ng salah, nagsusunna tayo bago yung mga fard bilang pagdadakila sa pagdarasal doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sana nakapulutan natin ng aral yung
mga oras na ito. At inshallah, nawa ay ibilang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na isa sa mga mabuti nating gawain. So bago tayo magtapos, sa mga lahat ng nanood, assalamu alaikum kila yung mga masyayikh natin. So hindi natin maisa-isa yung nanood, no? Jazakumullahu khairan, lalo-lalo na sa yung classmate ko, si Muntasir, na active na nagda'wa yan sa Cotabato. Si sister din, si Janna, sister Janna, mashallah. Si Khair, si Ustad, mashallah, active din sa pagdada'wa. Barakallahu fikum sa inyong mga ano. Si Abu Arjan, sa rin mga Ustad natin. At sa mga hindi pa nabanggit, yung mga relative ko, sila Tuami. Inshallah, magkaroon tayo ng mga lectures sa buwan ng Ramadan. Inshallah, ang Masjid Nur, inshallah, magkakaroon din ng isang buong Ramadan na programa. Sana ang tambayanan natin ito. At yung mga nais mag-aral, inshallah, pwede kayong mag-ano, at magkakaroon tayo ng pag-aaral sa hadith, Quran, sa aqidah, at saka sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mag-iimbita rin tayo ng mga kasamahan nating mga nakapagtapos din ng university. At wa ilahuna, jazakumullahu khairan, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.